Hello mga Lodi! Welcome back to my channel, Rain Save! Don't forget to subscribe! For today videos nga pala guys, mag-shabby kami doon sa labas kasi first day sa snow ngayon, isama ko sa yung son-in-law ko na mag-shabby sa labas. Ito yung unang experience niya sa snow. Tingnan natin kung anong reaction niya sa snow. Experience niya ngayon sa labas. Okay guys, let's go! So ngayon guys, sa labas kami sa para mag-shabel. Open natin dito. Guys! Ng snow guys. Yan. Ganito kami dito sa Canada. Akala niyo napakasarap no? Akala ng marami napakasarap ng buhay dito sa Canada no? Hindi madali yun guys kasi pag winter talaga ang obligasyon namin na mag-shovel sa labas. Kasi pag may madiskrasya, obligasyon namin na magbayad sa kanila. Kami ang kagastos. Basta nasa harap namin. Pag ma-aksidente. Yun lang guys. Nandito lahat yung mga gamit ko guys. Nakahang na siya. Andito na kami sa labas guys. Tingnan mo yung isang sasakyan namin. Punong-puno na ang yelo. Parang hindi na sasakyan. No? Yan. Masarap maglaro dito sa labas guys. Pero napakalamig talaga. Tingnan natin yung reaction ng son-in-law ko. First time niya ngayon na experience yung snow. Tingnan natin kung makatagal ba siya dito. Kami, saray na kami. Nataon na kami dito. Almost 20 years na. So, sisiyo na sa amin. Ready ka na? Guys, sobrang lamig guys. Akala mo masarap yung snow. Oh. Anong masasabi mo? Masarap ba? Masyadong toxic yung snow dito guys. Sa Pilipinas lang parang masarap yung snow. Oh, parang masarap sabihin no, pero ang totoo. Oh, tapos every time na nagsasalita ka ito. Gusto ng snow. May parang hangin. Ang sarap ng snow no, pero ang totoo ganito yung buhay dito sa Canada guys. Yes. Okay? Sobrang hirap guys. Okay, sige. Umpisa na natin. Oh, sige Ace, linisan mo na yan. Oh, first, mabigat no? Anong masabi mo? Mabigat guys. Bugat kay bugat. Iikon, diretso siya, diretso. Ibaba okay. Yun. Kasi, shabby natin sa kwan. Pero yung sasakyan guys, para nang nalagyan ng icing. Yan. Kala niyo, masarap no? Yan. Shabel yung son-in-law ko guys. Saluhan ko na siya kasi medyo hindi pa niya kabisado masyado. So, yung son-in-law ko guys, naka-experience ng snow ngayon. Palamig daw. Kaya pa, Ace? Okay. Kaya pa daw, tugnaw daw. Malamig guys. Malamig masyado. Warm up lang to, Ace. Malamig to rin. Sakit na yung kamay ko. Sobrang lamig. Ace, ano masasabi mo sa experience mo ngayon? Mahirap ang snow guys pag everyday ganito. Everyday din kayo magsishovel sa labas. So, pero hindi naman palagi itong snow Ace. This expectation pero okay guys. At least experience natin yung snow. So, masarap ang snow o hindi? Para sa'yo? Para sa akin, hindi. Kasi sanay ako sa mainit eh. Diba guys, masarap sabihin pag hindi mo pa na-experience yung snow. Pero pag experience mo na, first time niya sa snow ngayon. Pero, angal na no. Malamig daw. Ito yung bahay ko guys.
punong-puno na snow na. Kasi yung isang sasakyan di pwedeng igrahe. Dalawa lang yung pwedeng ipasok doon. Kaya yung isa nandito. Kaya punong-puno ng snow. Walang magawa. Okay. So mga Lodi, nandito yung drone kung palipad tayo. Tingnan natin yung anong itsura sa dito sa baba. Yung katabi ko, yun ang sarinlo ko, asawa ng anak ko. First time yung nakaranas ng snow. So ano masasabi mo? Interviewin ko muna sa Ace. Ano masasabi mo sa snow, Ace? Ano yung snow, guys? Pag nandito ka, dito ka tumitira, hindi na nag-enjoy yung mga tao sa snow. Pero noong una, akala mo masarap ang snow, no? Kunyari sa Philippines ka, akala mo masarap yung snow. Pero pag andito ko, guys, sobrang lamig talaga, guys. Then, kailangan mo mag-wear ng mga gloves, tow jacket, lahat para basta iwas jacket, frostbite. Okay lang mo jacket, malamig pa rin. Okay, kay daddy to galing na jacket, guys. Kaya, thank you, daddy. Pag wala kang jacket, guys, sobrang lamig talaga, guys. So, ay, tawa rin. Tumang yung kasama. Ano lang ito? Bilang buwan! Galit sa ka yung asawa niya, yung anak ko. So, ano pa, Ace? Ano pa masasabi mo? Sina? At least alam ng taga-Pilipinas na naman? Hindi masarap pag may snow. Akala namin na. Tapos, dapat careful ka sa nilalakaran mo. Kasi yung ano yung black floor ice. Minsan may black ice na pag bagong ulan pala ng snow di yan madulas kasi kuan pa siya soft pa siya pero pag mainitan na matunaw na tapos mainitan yun ang black ice delikado yun kaya ingat ka doon hindi mo pa alam yung sa snow so ngayon okay pa kasi pero pag ganito umuulan ng yelo hindi masyadong malamig pero tayo, malabig na no? Kasi tapos hindi pa ito yung pinakamano doon na ano, lamig. Minus, anong minus ka rin? Minus 30 pa raw eh. Oh, meron minsan minus 40. Pag minus 40 guys, pag lumabas kayo, yung kape nyo, seconds lang, lalamig na. Yun ang sa sobrang lamig. Tapos yung kamay mo, pag wala kang gloves, talagang mapropose yun. Titigas yung kamay mo. Delikado, kailangan mag-gloves ka para hindi, baka maputol yung kamay mo, sobrang lamig. Joke lang ha. Pero malamig talaga, guys. Lagay lang kayo ng heater sa kamay, guys. At least dito sa bahay, lahat ng bahay dito sa Canada, may mga heater, centralized siya. Yun ang design dito sa mga bahay dito. So, yun lang, guys. Okay, experience guys, ni Ace dito sa Canada. Kasi dumating kami dito October 5. So, ngayon, October 23 ba? 24? Mag-1 month na. Oo. Wala pa. Weeks pa lang. 2 weeks, no? 2 weeks, ay, 2 weeks pa ba? Oh.
So, yun lang guys. Share ko lang yung experience ng San Inloco. Yung snow dito. Pero masanay din siya. Ganon din ako dati din. First ko naka-experience yung snow doon sa Korea. Kasi before, nagtrabaho ako sa Korea. Before ako pumunta ng Canada. Malamig din. Pero hindi katulad dito sa Canada na sobrang lamig talaga. Iba ang lamig dito kasi ang weather dito is dry season. Kahit summer, dry pa rin. Hindi ka papawisan kung hindi ka tatakbo o magkakandi ka tulad sa Pilipinas. Kaya umupo ka lang, yung pawis, grabe. Patak na patak, no? Kaya, mas maganda pa rin sa Pilipinas kung may pera ka lang. Pero, mas maganda din dito. Kung gusto mo ng tahimik, dito sa Canada. Di ba, there is tahimik, no? Kasi, tahimik talaga. Nabo-work ka dito, no? Kasi, pagdating mo ito, wala ka pang trabaho. Wala so, pang work. Bahay so, lang, no? Hindi ka pwede makalabas. Sa sobrang lamig, eh. Kaya. Yan yung ano mo na ngayon. Sa ngayon lang naman. Sa ngayon lang. Pero makakuha din ng trabaho. Madali lang makakuha ng trabaho dito kung taga ka lang mag-apply. Maraming trabaho dito guys. Yun lang. Bye-bye. See you next time mga loads. Bulaga. Ayos kuya. Good job kuya.